Hello viewers, dito naman ako ngayon. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang pagkaiba ng X-band at S-band. So ito ang X-band, makikita nyo. Ito naman ang S-band. So ang unang pag-uusapan natin ay ang kanyang scanner. Ipakita ko sa inyo muna ang scanner. So, ito yung tinatawag na scanner or antenna. Itong scanner na malaki, ito ay sa S-band na 9 GHz. Ito naman maliit, ito yung scanner ng X-band na 3 GHz. Yan ang pinagkaiba nilang dalawa. So, guys, ito yung S-band. Dito muna tayo sa S-band ngayon. Pag-usapan muna natin ang S-band. Nasa ano siya ngayon, yung range niya ay nasa 6 nautical miles. At mapapansin nyo ngayon, ito naman ay ang tinatawag na target blip or mga tuldok, yung echo galing pagbalik ng scanner. So ito ngayon, malalaki siya. Mapapansin nyo, malaki rito sa S-band. At ang kagandahan nito, kapag malakas ang ulan o makapal ang ulap, ito ay i-adjust nyo sa rain clutter. Ito yung rain clutter. Pag in-adjustan nyo yan, lalabas yan dito, ang rain clutter. Ang sea clutter naman yan kapag yung may disturbance dyan ng mga alon. Yung mga splash, ganun malakas ang alon, yan ang ina-adjust yan para maging maganda yung pick up ng mga targets. Ibabaan natin yung sea clutter. Ngayon, makikita nyo nakakaroon ng yellow dito. Ito yung mga echoes. Kaya, nag-adjust tayo ng sea clutter. So, ibabalik natin ng kay 30. Ilagay natin sa 30. Para mabalik. Yan, nawala siya. Ganun rin yan kapag sa ulan. Ito, maganda to ang pick up sa ulan. Kapag in-adjust nyo yung rain clutter, yung target nandyan pa rin at sa malakas ang alon, malinaw pa rin yung mga target. Ngayon, ang pinagkaiba sa S-band tsaka sa X-band. Doon tayo ngayon sa X-band. So, dito tayo sa X-band. Nasa 6 nautical miles rin to. So, ang mapapansin nyo, ito ang mga target blip niya at or tuldok ay maliliit. So, makikita nyo maliliit. Hindi siya masyado makita. Pareho rin yung ano niya. Ito nga, yung gain niya nasa 80 na. Yung sa kabila, 70 lang. Yung gain na yan, yung magpapakita yung mga target yan, yung echoes. So, ito yung sa X-band. So, kapag maulan, minsan kapag yung kahit i-adjust nyo yung rain clutter niya rito, tsaka dito sa sea clutter, kapag maalon, minsan nawawala yung target. Nagtatago. Ngayon, ang advantage naman nito, ito ay pwede natin ma-pick up ang shark rito. Ipakita ko sa inyo ang shark. So, ito ngayon yung shark na tinatawag. Ito ay acronym name, shark. Pero ang ibig sabihin nito, Search and Rescue Transponder. Ito ay mag-activate lang at makikita sa X-band. Hindi ito makikita sa S-band. So ito, kapag na-activate to, kapag lumubog isang barko, madala to ng isang tao or crew ng barko, isang seaman, at i-activate niya, i-on niya rito yung switch nito. Ito, pag once naka-on to, mag-i-indicate yan rito sa radar ng mga dot-dot yan. Kapag malayo siya, maraming straight dot. Pag lumalapit ka, bumibilog siya, arc siya, tapos hanggang malapit ka na, bibilog at bibilog yan. Makikita mo lang ito sa X-band. So ito ay isang safety equipment rin ng barko in case of emergency. So ito ang kahalagahan nito na nagagamit sa X-band. So guys, ito yung pinagkaiba ng X at saka S-band. So thank you very much. Sana makatulong to sa mga estudyante na gustong kumuha ng marino or seaman, at sa mga curious na tao na gustong malaman kung anong pinagkaiba ng X-band tsaka S-band. So, shout out pala muna sa mga kasamaan ko rito,
sa engine, deck, at sa mga asawa nila. Thank you very much sa mga masugid kong followers. Thank you and God bless us all.